Biso mo, palaguin mo. Kamusta mga kaibigan? Ito po ang Pisobilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Ako po, si Francisco Colaico. Noong nakaraang linggo, tinalakay natin ang tungkol sa tamang paggabay sa ating mga anak pagdating sa shopping. Alam ninyo, going shopping, either at the mall or sa grocery, is often a child's first spending experience. Here, our children are exposed to how money works. Natutunan nila ang kaibahan ng pangangailangan sa luho. Nakikita rin nila kung paano magdesisyon ang mga nakakatanda sa kanila pagdating sa paggastos ng pera. But although shopping is one of the best ways to learn about money, many parents dread taking their kids to the grocery or market. Kasi nga naman, kalimitan ang mga bata pag may nakita at nanggustuhan, agad-agarang gustong ipabili sa mga magulang. Tuloy, napapalaki ang gastos kasi hindi kasama sa budget ang gustong bilhin ng mga anak. Pero gaya na rin ng ating napag-usapan, may mga paraan para maging stress-free and extra gastos-free ang shopping kasama ang ating mga anak. Una, make sure that you shop only when you need to. Huwag din kalimutang ihiwalay ang inyong shopping sa inyong buying day. Makakabuti rin kung meron tayong shopping list para maliwanag kung ano ang ating mga kailangan bilhin. Siguraduhin din na busog ang ating mga chikiting bago natin sila isamang mamili. This way, mababawasan o maiiwasan yung kaugaliang magturo ng anumang magustuhan. Let's involve our children when we do our shopping by making them think of what items to buy based on the shopping list. With our guidance, we can also let them pay money to the cashier. O ito ay upang maging komportable sila sa paggawa ng mga desisyong may kinalaman sa salapi, kahit sila ay bata pa. Sa kabuuan, we can make shopping both a bonding and learning moment with our children. This week, dumako naman tayo sa usapin ng budget. Budgeting is one of the most common financial activities we do. Sa tuwi na, iniisip natin kung hanggang magkano ba ang pwede nating gastusin sa araw-araw. At gumawa tayo ng iba't ibang paraan para pasok sa budget natin ang ating mga gastusin at hindi tayo kapusin. Pero bagaman mahalaga ang pagkakaroon ng budget, hindi ito laganap na ginagawa ng marami sa ating mga kababayan. Karamihan, di hindi namo-monitor ang pagpasok at paglabas ng kanilang pera. Kadalasan, sila yung laging nagtataka kung bakit agad nauubos ang pera pagkatapos ng sweldo. Meron din namang namo-monitor ang budget nila, pero hindi nire-record kung saan ito napunta. Yung iba, wala talagang budget. Pag may pera, gastos dito, gastos doon. Pag ubos na, tigil gastos. Kadalasan, wala rin silang naiipon kasi nauna ang gastos pag may pera na. At siyempre, anuman ang nakagawian ng mga magulang, ito rin ang kinamumulatan ng mga anak. Kaya sa edisyong ito, meron tayong ilang puntong pag-iisipan. Paano nga bang ma-appreciate ng ating mga anak ang kalagahan ng pagkakaroon ng sarili nilang budget? Paano sila gagawa ng sarili nilang budget na angkop sa kanilang allowance? At paano natin silang matuturuan to stick to their budget? All these and more sa pagbabalik ng Pisobilities after this break. Kaya tutok lang, mga kaibigan. Piso mo, palaguin mo. Piso mo, palaguin mo. You're watching Pisobilities, ang inyong gabay sa buhay pinansyal. Muli, sasamahan kayo ni Mr. Armand Benko para tignan ang ating paksa ngayong araw.
Magandang araw mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, Arman Benko. At para tulungan tayo sa ating paksa ngayong Linggo tungkol sa pagtuturo sa ating mga anak ng tamang pagbabudget ng kanilang allowance, we have Ms. Gina Soler. Welcome to the show, Ms. Gina. Welcome din sa mga manonood. Magandang umaga sa inyong lahat. Yes. Yung iba, nakakapanood sila yata sa gabi. Oo. So, kaya ako bumabate sa kanila ng magandang araw. So, Ms. Gina, a little introduction dahil pinag-uusapan natin ngayon dito sa feasibilities mga kabataan at ang kaperahan ng mga kabataan. Yung kids mo muna, introduce your kids. Pinagpala ako ng Diyos ng dalawang anak. Isang 15 years old ngayon at isang 4 years old. 4 years old at 15 years old. Masyadong malayo ang gap. Yan ang binigay sa akin ng Diyos. Salamat na rin. Hindi naman yan menopause baby. Yung hindi naman. Hindi naman. So, kasi hindi ako nagtatanong ng edad dito para ma-release lang yung nervousness. Kasi actually ako ang ninenervous sa'yo kapag ikaw ang interviewin. So, ilang taon sila noong unong pinagkatiwalaan ng pera, ng allowance? I suppose, anong pangalan nung 15 at anong pangalan nung 4 years old? Yung 15 ko is Alexis. Si Alexis. Nasa high school siya, graduating. Yung bunso ko, 4 years old, grade 1. So, incoming grade years. 1? No, incoming grade 2. Ah, incoming grade 2? At ilang taon na ulit? 4 or 6? Ay, sorry. 6 pala siya. 6 years old. 6 years old na siya. Kayo yung ina, no? Ako, kasi payatot, kaya feeling ko 4 years old. 4 years old, okay. So, incoming grade 2, patapos ng high school. Yun yung si Alexis at si Sam. Mm-hmm. How old was Alexis when you first entrusted her with money, with allowance? Si yung eldest ko, in-entrust ko siya nung grade 2 na siya. So, 8 years old na siya. Okay. Nahinayaan ko na siyang may sariling baon. Na pera? Na pera. Okay. Kasi naman... What made you decide na this time around at grade 2, is it too early or too late na... Sa akin kasi hindi ko na siya kasama eh. Before kasi, yung first, yung job ko noon sa school niya, talaga nag-apply ako sa eskwela niya para mabantayan ko siya. So, wala sa akin na hindi ko kailangan itong bigyan ng allowance kasi every now and then, pupunta sa akin, mabibili na kong ganito. Alright, that's the time na bibigyan ko siya ng money para sa kantin or may credit line ako sa kantin na sige, lista mo. Pero kumbaga, meron yung strict compliance with the agreement with the mga tindera ng kantina, ito lang ang pwedeng kunin ng anak. So miski na ang mami niya, ang mama niya ay nandun sa school, hindi rin ubos biyaya yung pwede niyang kunin sa kantina. Hindi, meron lang akong meron kaming agreement ko ano lang. Actually, specific food ang inano ko doon. Hindi yung amount hindi ako sa amount Ito lang ang mga pagkain pwede niyang kunin. Okay. And then when umalis ka na doon sa eskwela, Yun. Nung wala na ako noon, that's the time na binigyan ko siya ng very minimal na amount. At plus emergency money. Palagi yan inaano ko yung emergency money. Meron siya dyan na hindi niya yung gagalawin hanggat hindi emergency. Hindi kailangan. Dinefine ko sa kanya ano ba ibig sabihin ng emergency. Kailan siya nagkaroon ng at what age and at what level of allowance na yung kailangan niya na mag-budget. Yung meron ng more than 2 items siyang paglalaanan ng pera. Kasi yun yung budget. Pag 1 item lang para sa pagkain, parang hindi pa nagbabudget. Yung konsepto ng budgeting na nag-a-allot ka ng certain amount for certain items. Actually, natuto siya siguro nitong grade 5 siya nag-start. Nung time na, kasi grade 4 down, ako pa yung nagbibigay sa kanya ng pera na, ito pambili mo ng, ito budget mo, pambili mo ng regalo kapag may okasyon. Grade 5, napansin ko na siya sa bawat baon niya. Baon niya, napaka-minimal amount na. Kaya hindi ko na-expect na magsisave siya para sa mga gifts. During Christmas, nakita ko meron siyang mga binili. Na hindi galing sa pera ko. Galing talaga sa naipon niya from the baon. Meron bang strict instruction coming from the parents sa inyong mga magulang na yung perang binibigay niyo, meron pang dapat naka-allot doon for saving? Sinabihan ko siya talaga na bata pa sila kasi, nakikita nila naman ako Once na merong pera, alimang, may bibiabot sa kanyang pera, eto, tanggalin mo na ako ano yung para sa simbahan, tanggalin mo ano para sa savings mo, kung ano yung matitira, yan, pagkasyahin mo, kung ano kailangan mo. Unang-una ka kung may baon ka, araw-araw, pinapadalang kita ng baon.
marami pa akong tatanong, like ano yung mga problems na that arose mula noon na pinagkatiwalaan mo siya hanggang ngayon. Paano ba siya humingi ng increase sa allowance? Or ano yung mga gagawin mo doon sa mas maliit kay Sam kung pag siya may allowance na hindi mo ginawa or ginawa mo noon na hindi mo na gagawin kay Sam? Pero bago natin, bago mo sagutin yan, Miss Gina, now it's time to meet the children of Miss Gina. Kilalanin natin kung paano nila natutunan ang wastong pag-budget ng kanilang allowance mula sa kanilang mommy. Let's watch this. Yung 10% ng allowance ko weekly, binibigay ko siya sa church as tithes and offerings. Tapos, yung iba, dinedeposit ko siya sa bank. Huwag gagastusin lahat. Saka mag-save ka for yourself. Noong grade 6 ako, kasi yun yung first time na pinagkatiwalaan na nila ako humawak ng pera. As much as possible, kung pwede naman na di ka gumastos, wag na kasi yung masisave mo doon, malaking bagay yun para sa future use. Ipagpapatuloy natin ang ating usapan tungkol sa tamang paraan ng budgeting sa pagbabalik ng Peaceabilities makalipas ang ilang paalala. Walang lipatan, mga kaibigan. Piso mo, palaguin mo. Doon ko lang nalaman na meron na pala siyang inggit sa pinsan niya na ang pinsan niya is may laptop, may bago palagi ang modelo.